everyone, good morning. It's me again, makikipagkulitan na naman po sa inyo. Ngayon guys, kagagaling ko sa labas, yung pinakita ko sa unang vlog na malengke ako. At isa sa pinamalengke ko ay ito yung lulutuin natin ngayon guys. Ito, yan. Bangos. Mag-iinaw tayo ng bangos. So, prepare ko na yung ingredients. Ito. Yan. Saglit, ibaba ko para makita nyo. Ito yung ingredients. Meron na tayong nilagyan ko ng luya. Ito yung spring onion, kamatis, tsaka bawang. Nilagyan ko na rin siya ng asin. So, may isang ingredients na kulang. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo sa aking maliit na garden sa labas. Kukuha tayo ng lemongrass, guys. Konting tour lang. Napapakinabangan ako na yung aking mga tanim dyan sa labas. Yan. Ito sila. Ay, hindi ko siya maano. Ito guys, oh. Yan sila. Ayan, ito yung mga tanim ko sa labas. Namumulaklak na yung ano ko, bougainvillea. Ito siya, oh. Bali, isang ano lang siya. Isang puno, pero apat na kulay. Merong, ayan, oh, meron siyang yellow, may orange, ano ba yan? Ang hirap naman kung ako ng camera. May purple, ganon. Ito rin. Meron din ako dito yung mint. Ayan. Ayan. Malago na siya. May mint. And tignan nyo guys, isang araw kumakain ako ng ano, kumakain ako ng mansanas, tapos tinapon ko lang yung buto. Tumubo yung ano, yung mansanas, oh. Yan siya, oh. Maliit pa lang. Yan. Sana lumaki. Ito yung mga lemongrass ko guys, oh. Kawawa naman sila. Kukuntingin ko. Ayan, yan yung mga lemongrass. Meron din akong kamote dito. Yan, ito yung kamote. Tinatalbusan ko na yan. Nilalagay ko sa isda. Meron din akong sili. Meron din akong sili at merong nagtatapon ng tubig sa taas. Yan. Ito yung luya. Yan. Meron akong luya. And then, meron akong pipino, guys. Ayan, may sapatos. Yung mga sapatos kasi namin, guys, hindi namin na pinapasok sa loob. Kaya, ayan. Extra yung sapatos dyan. Meron akong pipino. Yung pipino ko, hindi ko alam bakit ano, ayaw lumaki yung mga bunga. May mga bunga na. Ayan, kukuha na tayo ng ano, kukuha na tayo ng tawag ito, dahon ng ano, ng lemongrass. Ha? Yan na siya. Kukuha na tayo dyan. Konti lang naman. Isang piraso lang naman yung ano, yung isda ko. Ayan. Okay na. Para mabango yung isda. Ayan. So, balik na tayo sa loob. Ayan siya ulit. O, diba? Ang ganda ng mga garden ko. Ayan siya. Tananan! Pink na upuan. Ayan, so tapos na tayong mag-harvest. Ito yung in-harvest nating lemongrass, guys. Ayan, bubulol pa ako. Ito yung lemongrass. So, hugasan lang natin ng konti. Lagyan natin sa isda para mabango siya. Though may luya, gusto ko pa rin siya lagyan ng, ano, ng lemongrass. Bango. Ayan. Ang style ko, kapag nag-iihaw ako ng bangos, pakita ko sa inyo ha, hindi ako dito naghihiwa sa tiyan, lalo pag yung inihaw,
hindi siya dito. So ang ginagawa ko dito sa may dito sa may likod niya dito, hindi doon sa may ilalim. Kasi ang reason ko is kapag naglagay ako ng Ricardo sa loob, lalo na pag inihaw, hindi siya nalalaglag. Hindi siya nalalaglag. So, ayan, ilagay na natin yung mga ingredients, guys. Tapos ihawin natin. Ayan. So, ganun lang ang ano. Gusto nyo, gawin nyo rin siyang ribbon. Ganun. Pwede rin siya. Ganun. Basta, pasensya na kayo, guys. Ha? Makulit ako. Yan, ilagay na natin yung reagent. Yan, we need to stop the fish. Ganon. Okay. Yan siya, ilagay na natin siya. And then, saka natin siya ilagay sa oven. Ihawin natin siya ng mga, kahit mga 30 minutes. But, pero dapat i-check nyo siya, guys. And then, ang ginagawa ko, since yung oven dito sa aming apartment is nakaprogram lang siya ng low and high. So, nilolo ko. And then, yung binabalot ko muna siya ng foil. And then, konting asin. Alam nyo, pag naluto to, guys, yung mga ingredients na natin nilagay, na nilagay sa... Ano ba yan? Kanina pa ako? Ano bang... yan. Nilagay natin mga ingredients sa loob mamaya. Mabango siya kapag kinain. Yan. Ayun. Yan siya. And then, balutin natin siya. Ganyan. Ang purpose ko kung bakit ko binabalot siya, una, kasi na-try ko minsan nung nag-oven ako ng isda, nasunog na yung labas, hindi pa siya naluluto sa loob. So, ang gagawin ko, parang i-steam ko muna yung isda, and then after that, pag medyo pagluto na siya sa loob, saka ko siya tatanggalin yung foil. Kumbaga, i-expose natin. Para maging medyo crispy siya. So, eto. Ipakita natin yung ano yung sa oven. Ayan, guys. So, kanina ko pa inon yung oven. Para uminit siya. Ngayon, ilalagay na natin yung ano, yung isda sa loob. Yan. Ano paso ako dito? Yan siya. Ilalagay na natin. So, i-check natin siya mamaya, guys, kapag luto na. Pag luto na siya sa loob, tatanggalin natin yung foil. And then, saka natin siya ibaliktad. Okay? See you later! So, ayun, guys, habang hinihintay natin yung isda, mapiprito tayo ng okoy. Nagluto kasi kami ng okoy kahapon. Hindi ko siya naubos, so iluluto natin yung natira, sayang. Okoy siya, pero wala siyang hipon. Ang nangyari kasi is, nung nagbukas ako ng ref, may kalabasa. Ayoko yung may nasisirang pagkain. So, ginawan ko siya ng diskarte. Nilagyan ko naman siya ng ingredients. Siya, o. Nilagyan yung sibuyas, bawang, ganon daw, itlog, nilagyan ko ng cornstarch. Masarap naman siya. Ang kulang lang is, wala siyang hipon. So, ipiprito na natin siya. Partner nito mamaya yung isda. Yan. Ganon lang gawin nyo. Dapat walang nasasayang na pagkain kasi maraming hindi kumakain sa mundo. Lalo sa sitwasyon ngayon.
masarap siya. Trinay ko yan kahapon. So, yan na yung itsura, guys. Binaliktad ko na. Dapat pag nagluto kayo nito, low fire lang para ano, maluto siya sa loob. Kasi kung minsan, though golden brown na siya sa loob, hindi pa yan luto sa loob. At golden brown na siya sa labas, pero hindi pa siya luto sa loob. Ano? Diba? Ang dami kong mga bloopers. Okay? So see you later! Guys, ito na yung ano, yung finished product natin. Ayan siya, oh. Ayan. Hindi siya sunog, ah. Ganyan lang talaga yung kulay. So, ito na siya. Hihintay na lang natin yung bangus. Tapos, ayan, magbubukbang na naman tayo. Okay. Ayan, kita-kita tayo sa mukbang portion. Kulitan tayo dun, guys. See you later. So, ayan na siya, guys. Ayan na yung ating bangus. Inopen ko na siya. Tinanggal ko na yung sa foil. I mean, inopen ko para maihaw siya ng maigi. Yan, luto na siya sa loob. And then, mga ilang minuto lang yan, pwede na siyang kainin. Yan, oh my God, excited na ako. Ang sarap ng bangus, guys. See you later. So, ayan, nandito naman tayo sa ating masayang pananghalian at ang pinakamagandang portion ng ating vlog, ang mukbang. Guys, ito na yung ano, ito na yung bangus. Ayan. Oh. Diba? Diba? Andito rin yung ano, nilagay ko yung ano, nagluto ako ng ano, ng chicken wings. Ayan. And ang ating sausawan, meron tayong yan, oh, bagoong with calamansi. And then, yan yung okoy na niluto ko kanina. Yan siya. Meron tayong pipino. And, mainam daw to sa corona. Yan. Yang pinya. Yan. Kain tayo, guys. Yan. Umigit na naman tayo. Yung ating, nila ko dyan, baka ano, mapadami ako ng kain. Ay, sarap niya. Hindi ako makapag-in. Gutom na gutom ako. Sarap niya. Ayan. Gusto ko mag-ano? Tawag nito? Magkamay. Hmm? Ang sarap ng bangos. Hmm. Ngayon. Ayan na. Matinik. Meron akong kapatid na hindi siya ano, ayaw niya ng bangus, hindi siya kumakain ng bangus. Ngayon ang ating wings. Mmm. Yung bangus ata dito nang gagaling ng ano, ng Taiwan. Ay, mainit. Manggagaling siya ng Taiwan. Meron ako minsan nakita sa supermarket dito yung bangus, galing siya ng ano? Galing siya ng Dagupan sa Pilipinas. May kamahalan nga din, pero ma-compare mo yung lasa ng bangus na galing Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Iba talaga yung lasa, guys. Mmm. Okay. Guys, hindi lang to sa vlog ko ginagawa. Ano talaga ako, mahilig akong kumain. Saka,
mabilis akong kumain, lalo pag naka-duty ako. Sarap. Kain. May shinare na ano, video yung kulig ko sa ano ata yun, sa US. Grabe, talagang as in ang tingin ng mga ano, ng ibang bansa sa mga frontliner, lalo yung mga nagtatrabaho sa hospital, is mga hero sila. Pero bakit sa Pilipinas dinidiscriminate ang mga frontliner, pinagdidirihan, ganun? Meron pa nga, may binuhusan ng bleach. Huwag naman ganun. Pag wala kami, edi paano na lang kayo? Sarap niya. Ang sarap ng bangus. Gustong gusto ko yung satsyan ng bangus. Sana matapos na ito. Nakakamiss mag-vlog sa labas. By the way guys, thank you kasi na-reach ko na ang ano, na-reach ko na ang 1,000 subscribers. Yay! Ay? Dapa. Pero guys, kahit malakas akong kumain, hindi ko ito maubos ha, yung buong bangus na yan. Nakakamiss mag-picnic sa Pilipinas. Hayaan nyo kapag naka-uwi ako. May gusto akong puntahan doon. Gusto ko i-vlog yung ano, yung fish cage ng pinsan ko. Ano siya? Para siyang floating house. Punta na ako doon minsan, yung last na vacation ko. Ang ganda kasi yung kakainin mong ano, isda, yung tilapia. Hindi kasi doon tilapia. Because ikaw mismo manghuhuli yung ingredients niya, nanuot siya sa laman ng ano, ng isda. Init. Sarap. Ngayon, nakakamiss ano. Umuwi ng Pilipinas. Pag may suggestion kayo, mag-suggest lang kayo guys. Sarap. Ito yung gusto kong part ng bangus, yung sa chan niya, kasi malinam-nam. Yan. Ayun. Tsaka yung nilagay natin ano,
yung bay leaf, amoy na amoy mo siya. Yung aroma. Yan na yung mga ricado, guys. So, kinakain ko rin yung mga ricado. Sarap niya kasi. Mahirap din mag-vlog kasi mauubusan ka naman sinasabi. Kung minsan, guys, alam niyo, mapapansin niyo, yung mga ibang vlogger, paulit-ulit na lang yung sinasabi kasi nga, ang hirap, mahirap. Yan. Sarap. Half lang yung kayang ubusin dyan. Half, pero kanina pa kukuha ng kuha. May nag-comment dun sa ano, yung sa bag ko, sa may ano, pinakbet. Habi, yung sarap daw, humihingi. Sabi ko naman, kung malapit ka lang, bibigyan kita. Kaso mag-aeroplano ako. Sarap. Next time maghalo-halo ako. Homemade halo-halo. Kasi tamang-tama summer na. Masarap din pala itong manok. Isasosok mo siya sa bagoong. Minsan na-try ko na rin kumain ng ano, yung nagluto ako ng yung malaking bangus. Kasi first time ko makakita ng ang laki-laki bangus, kung bumili kami, mga kabahay ko dati, nung nasa Sharjah pa po, hindi pala siya masarap. Ewan ko, sobrang laki niya or yung pagkakaluto lang namin, pero hindi ko siya malasahan. Kuha pa tayo ng konting kanin. Kain lang ng kain, saka na yung diet pag natapos na itong problema ito. Kailangan natin maging malakas. Suturin natin ang ating kainan. Gusto ko yung ano, manok na authentic yung pagkakaluto. Parang lutong bahay baga. Yung walang harina. Saka guys, yung ano, kagaya ko, yung ano, mga maliliit pala na YouTuber, i-support natin yung ano, yung mga nag-uumpisa pa lang. Ako, buti nga ako naka 1,000 subscriber na ako eh. Ang ano lang, hindi ko alam kung yung, ilan yung watch hours ko. Kasi the more na maraming subscriber yung mga iba, the more na ano sila, na encourage sila, gumawa sila ng maraming YouTube, anong videos. Thanks, Sir Ice. And shout out to our group, Team Doers. Sir Ice, salamat pala, pinapanood yung mga videos ko.